Okay po, maganda topic natin ha. Nakakaramdam ba kayo ng ganito katulad ko? Masakit, matigas ang katawan sa umaga. Minsan likod, sikip. Minsan leeg. Minsan kamay. Minsan tuhod. Minsan paa. Ano ba to? Ano muna causes? Ano ang home remedies? Pwedeng arthritis na to. Okay? Pwede rin man di arthritis lang. Pwede lagi ka lang nakahiga, kulang lang sa stretch. Pero pag nagkakaedad, pwedeng osteoarthritis. Pag osteoarthritis, 1 hour sa umaga, lakad-lakad, galaw-galaw, mawawala na. Osteoarthritis lang yon. Ibig sabihin, arthritis ng pagkaedad, wala namang gagawin, exercise lang. Pero kung kailangan mo 3 to 4 hours bago mawala yung sakit ng katawan, hapon pa, masakit pa katawan mo, baka ibang arthritis na yon, baka rheumatoid arthritis, inflammatory arthritis. Mas serious ito, papacheck tayo sa rheumatologist. Meron din tinatawag na gel phenomenon. Ibig sabihin, yung joints natin, meron siyang synovial fluid. May tubig yung joints para madulas. Pag natutulog tayo ng buong gabi, yung joints natin, lalo na hindi tayo gumagalaw, tumitigas siya, nagiging gel, yung tubig, liquid, naging gelatin. So, tumigas siya. So, kailangan galaw-galawin mo. Galaw-galawin mo para lumambot siya ulit, maging fluid siya ulit. Pwede ring low cortisol, may sinasabi low cortisol sa gabi, high cortisol sa umaga. So, pag low cortisol, more inflammation, more sumasakit ang katawan. Magagawa natin, dapat stable lang joints habang natutulog. Okay lang yung pwesto ng paa natin. Diba? Maayos na yung pillow. Stay warm, mas maganda. Baka sobra lamig yung aircon nyo o nalalamigan kayo, lalong tumitigas. Simple stretching bago matulog. Pagising, dahan-dahan lang ang galaw. Okay? Hot shower, pwede makatulong sa umaga. Kung naliligo kayo, i-hot nyo para lumambot yung mga muscles. Yung mga light exercise, ituturo ko. Bawas ang stress bago matulog. Delay lang yung mga appointments para hindi gaano ma-stress sa umaga. So, anong gagawin natin? Meron mga simple stretch. Like ito pa, nakahiga. Oh, hindi naman ganyang kataas. Sobrang taas na to. Yung konting tulak lang. Yan, oh, para gumalaw lang yung spine. Yung spine kasi natin, dapat gumagalaw-galaw siya. Lagi kasi tayo nakaupo, naka-computer. Diba? Kaya hindi na gumagalaw. Tumitigas eh. Parang knee to chest. Oh, ito po, nakahiga. Isang paa. Iniipit na niyang pataas. Dahan-dahan lang. Baka nakaramdam na kayo ng masakit dito sa puwet, tama na. Dapat hindi siya painful eh. Dapat stretch lang, tsaka konting pain lang. Unti-unti lang, huwag bibiglain. I-stretch, 10 seconds, pahinga. 10 seconds, pahinga. Pwede na muna yon. Kabilang paa, 10 seconds, pahinga. 10 seconds nakaipit kabilang paa, pwede rin isabay yan. Huwag din naman sobrang pilit, baka sumakit ang likod nyo. Lalo na kung may problema pa sa likod. Maganda nga, minamasahe muna yung likod eh. Minamasahe, nilalambot, o baka medyo tanghali na bago nyo gagawin to para at least medyo lumuwag-luwag na. Pwede rin lakad-lakad lang sa umaga eh. Umaga, lakad lang, pwede na rin. Ako, ginagawa ko. Pag sa umaga, galaw-galaw lang. Diba? Matigas dito, huwag muna masyado yuyuko. So, ganito yung mga stretches ko. Yung ganito, parang itinutwist mo sarili mo. Ganyan lang, o twist. Mga 10 times, o dalawang kamay, pag ganito, tinutwist ko. Diba? Dapat nakatayo to eh. Okay? Pag nakahiga, pwede rin spinal twist. Ganyan, o. Oh. Tingnan nyo po yung picture. Tapos, pwede mga kabilang side, diba? Para ma-stretch lang, o. Oh. Tapos, pwede rin naman dalawang paa, sabay-sabay, nakakaliwa. Para gumalaw-galaw lang yung likod. Sa mga mas bata, pwede hula hoop. Pero, hindi sa umaga. Kasi, mamaya, matigas yung likod nyo, binigla nyo, lalong mapilay o mahirapan. Upper back stretch, diretso lang kamay. Pwede lang yan, masarap yan. Neck stretch, yung ganito po, pinupush natin for mga nakahabak sa kamay dito, mga 10 seconds. Tapos pababa, 10 seconds. Tapos pag ganito, 10 seconds. Diba? Shoulder shrug, napakahalaga. Diba? Pampaluwag yan ng, hindi lang to shoulder, pati neck mo niluluwag, yung mga tinuturo ko. Yung sa kamay, gawin lang natin yung sa kamay, ha? Tumitigas talaga yung kamay, lalo na to. Ito yung napilay kong kamay, ang tigas na umaga. Ako, ganito ginagawa ko. Try nyo po to, maganda to.
'Di ba bata kayo naglalaro kayo ng spider, 'di ba? Yung spider pag ganoon. 'Yun ang ginagawa natin 'to para gumalaw-galaw. Shoulder stretch, okay din 'to. Side stretch, dahan-dahan lang, 'wag lang sobra, baka mapila 'yung likod eh. Konti-unti lang, alas sa may edad. Konting twist twist lang. Pag lumuwag-luwag na after 1 hour, pag medyo tanghali, hapon, o pwede na mas may galaw. Pero sa umaga, dahan-dahan lang. Pag nagpupulot, dahan-dahan lang. Okay? Quad stretch, quadriceps. Tignan nyo maiging picture. Nakatayo, nakataas yung paa. Pero dapat nakahawak siya. Nakahawak yung kanang kamay niya sa silya o sa dingding. Hindi pwede ni nakahawak. Mahirap yan. Sobrang balance naman tong babaeng to. Diba? Ganun lang. Ha? Baka matumba kayo. Tapos yung kabila. Sila kasi mga sanay sila eh. Ito, binti stretch, calf stretch. Ayan o, nakapush yan o. Kung gano'n ka lang ka-atras to na kaya mo. Ayan. Tapos yung kabila. 10 seconds, pahinga. 10 seconds, pahinga. Marami ka na may stretch dyan. Tapos meron pang ibang stretch. Ito, sobra na stretch to. 100 degrees na to. Ako mga 80, 90 lang ako eh. So, dahan-dahan lang. Unti-unti. Mas maganda nga tulad ng sinabi ko, minamasahe mo na yung likod bago nag-i-stretch. Dapat may konting stretch feel, pero hindi dapat masakit. Hindi dapat parang napupunit. Yung dahan-dahan lang, tapos unti-unti hanggang lumuwag yung katawan natin. Pwede rin to, pag nakahiga kayo sa kama, yan o. Cat and camel. Cat and camel. O. Pinapagalaw lang yung spine natin. O. Baba, taas, baba, taas. Ito rin, child pose, nakabagsak, ayan o, para ma-stretch yung likod. Tapos sina-side view, side view. So, gawin lang po itong mga exercise na to. Supplement, fish oil supplement, kumain lang mga healthy diet, hindi ko pinapayo mga pain relievers. Itong mga stretches lang po. Sana nakatulong itong video para mabawasan, lalo na pa nagkakaedad. So, dagdag exercise po to para sa atin. Salamat po.